dito ulit tayo sa Budget Mike's Cavite, mga spaghetti. So may bago ako nakita dito. Eto, si Trinks C782. Napaka inis, napakaganda, ganda ng kulay niya. Sobrang simple na ito, mga spaghetti. So tara. So kung bago ka nga pala dito sa channel natin, don't forget to like, comment, and subscribe, mga spaghetti. Spaghetti Explorer lang. So hit the notification bell na rin, mga spaghetti. Maraming salamat. So tara, simulan na natin to. So ito na nga, mga spaghetti, si Trinks C782. Napakaganda na ito, mga spaghetti. Then syempre bibigay ko sa inyo yung sapat sa budget natin. So hindi ko naman kayo sasagarin. So ito, mga spaghetti, pagdating sa kanyang top tube, mga spaghetti, napaka simple lang. Ito, dito may hugis siya dito. Ayan, kitang kita. Hindi siya kabilugan. Manipis naman siya, mga spaghetti. Then syempre pagdating sa decals niya, napaka simple. Ayan. Then dito naman sa may seat post niya naman is meron nakalagay na bungees. Napakaganda, mga spaghetti. Napaka-kinis. Then syempre yung kulay niya napaka-simple lang talaga. Then syempre pagdating sa ICR niya, meron na dito sa top tube and then sa down tube. So dalawa yung nasa kaliwa, isa sa kanan, which is nasa down tube niya naman. Sa down tube niya naman, mga spaghetti, is napaka-simple din. Hindi siya ganun kabilugan. And then syempre dito nakalagay yung kanyang Trinks na logo. So yung decals niya umabot hanggang sa ilalim. Then dito sa ilalim din may nakalagay na Trinks. And then yung barcode and QR, meron na rin siya dyan. Then dito lumabas yung kanyang mga cables. Cables niya for RD. And then syempre sa brake set niya, I think, oo, tama. Ay hindi, sa RD niya and then sa FD niya. I'm very sorry. So kasi may FD nga rin pala to, mga spaghetti. So by the way, itong binabike check natin is size medium to, mga spaghetti. 6061 alloy itong frame na binabike check natin. Napakaganda na rin, hindi to bakal. So all goods na all goods tayo dyan. So pagdating naman sa kanyang FD, walang pagkakakilanlan yung FD niya, mga spaghetti. Alright, so nakapull pa to, mga spaghetti. So doon dumaan, dito dumaan yung kanyang cables para sa FD niya. Alright. So by the way, yung ginamit sa kanyang crankset is Pro Wheel. Ayan, Pro Wheel yung ginamit sa kanya. And then syempre ito naka 3x na. Pwedeng-pwede na to para sa mga newbie, mga spaghetti. And then pagdating naman sa kanyang chain, check natin kung ano yung ginamit sa kanya. Is tank power na rin yung ginamit sa kanyang chain. So dito dumaan yung kanyang cables. Ayan, kitang-kita, walang daya. Then dito naman sa seat stay niya is may nakalagay na Elite. Ayan. Napaka simple. Sobrang simple lang talaga, mga spaghetti. Then dito naman, mga spaghetti, RD niya. Tourney na ang ginamit sa kanya. So ang nakalagay dito is 6 to 7 speed. Pero let's check na rin yung kanyang sprocket. Kasi minsan yung 7 speed nagiging 8 speed yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, diba? Sabi na. Hindi ako nagkamali. Kasi very usual yan sa mga tourney na 6 to 7 speed siya, pero kaya niyang i-max yung limit niya hanggang 8 speed. So yun yung kinagandaan din kay tourney. Alright? So nag-a-adjust si tourney para sa'yo. Alright? So pagdating naman sa kanyang sprocket, let's check kung ilang teeth to, mga spaghetti. So this is 11 by 30 teeth, mga spaghetti. 8 speed na yan. Then ang ginamit sa kanyang tires is Kenda na rin. Ayan, kitang-kita, walang daya. So ito, ang ginamit sa kanyang tires is 27.5 by 2.10. Ayan. Napaka-simple na itong bike na to. Then yung tires niya mainam, Kenda na rin yung ginamit. Alright. So pagdating naman sa kanyang brake set, mga spaghetti, RSX ang ginamit sa kanya. And naka-hydraulic na yan, yun ang kinagandahan niyan, mga spaghetti. Ito si RSX. So karamihan ng ginagamit na talaga ni Trinks is RSX, tulad ng mga gantong bike. So 160mm yung ginamit sa kanya, mga spaghetti. And then naka-QR na yan, mga spaghetti. So hindi ka na mamroblema kung magdadala ka pa ng tools para magbaklas ng mga bolts. Alright? Then syempre may kasama na rin tong
side stand, mga spikitik. So kung ikaw talaga ay nagbabike to work, ayos na ayos to kung wala pang bike parking sa opisina nyo. Alright, o sa saddle naman, ang ginamit sa kanya, mga spikitik, is strings na din. Ayan, kitang-kita, walang daya. So, pagdating naman dito, wala nang nakalagay dito na tornilyo o anuman. Kasi yun talaga, nalolost thread yun sa katagalan. Maganda na rin yung gantong klase. Seat post niya ginamit is strings. So, ito is 27.2 na. Maganda na rin to. So, hindi mo na kailangan magpalit. This is alloy na rin, mga spikitik. So, may kasama na rin siyang reflector. And then, ito yung stock pedals niya. Alright, palitan mo na lang to kung magkakaroon ka ng budget. Alright, since ito talaga is kalamitan is talagang ball bearing pa. So, mas maganda naka seal bearing na. So, pagdating naman sa kanyang headset, mga spikitik. So, ito. Trinks na rin yung ginamit sa kanya, seal bearing. Trinks na rin yung stem niya. And then, handlebar niya is trinks na rin, mga spikitik. So, ito may onting rise yan, mga spikitik. Kaya kitang-kita, may onting rise. 31.8 yung clamping niya. May libre pang star yan, mga spikitik. May libre star na yan. So, pagdating naman sa kanyang levers, brake levers, RSX na ginamit. Then, shifters niya, Shimano. Ayan. Hanggang 8 speed. FD niya, Shimano na rin. 1x3. Maayos na maayos naman. At least, naka-all Shimano na rin. Then, pagdating naman sa kanyang fork. And by the way nga pala, mga spikitik, hindi pa to tapered, ah. Hindi pa yan tapered. So, straight tube pa yan. Kung bibili ka ng mga forks mo, yun na lang siguro yung mag-a-adjust ka doon. Doon ka na lang mag-a-adjust. So, fork niya, stock ni Trinks. Alright? So, wala siyang preload dito. Yung mga preload na mga kalokohan na preload. So, ito, plastic lang yung nakalagay sa kanya. Stock na fork ni Trinks yung nakalagay sa kanya. Same thing, 160mm sa rotors niya, naka-QR pa rin yung harap niya. So, same din yung tires niya, kenda na rin. So, pag-usapan na natin yung presyo nito, mga spikitik. Alright? So, ayun na nga, mga spikitik. Si Trinks, C782. Ayan. So, bago natin sabihin yung presyo nito, mga spikitik, don't forget to like, comment, and subscribe, lalong-lalo na kung bago ka dito sa channel natin, mga spikitik. Alright? So, maraming salamat sa inyo kung umabot ka sa part na to. Ito na ang presyo niya, mga spikitik. Presyo niya dito, syempre, kaya Budget Bikes Cavite is 10,500 lang, mga spikitik. Ayan, no? Ayan yung presyo niya. 10,500. So, lalagay ko na nga rin pala sa description and then, syempre sa comment section, yung kanilang Facebook page, mga spikitik. And then, also yung contact numbers nila kung magpapareserve ka ng mga ganitong klaseng bikes, alright? So, 10,500, mga spikitik. Comment down below kung okay na okay na sa inyo to. Naka-hydraulic brakes na to, mga spikitik. Alloy na yung mga parts niya. Tulad ni handlebar niya, and then yung seat post niya. So, may kagaangan na lang to. May kagaangan na siya. Pagdating naman sa fork niya, siguro yun na lang yung i-upgrade mo dito. All goods na tong bike na to, mga spikitik. So, kung hindi ka maselan, kung okay pa sa'yo yung mga gantong pre-buy, okay na okay yan. Alright, so mga spikitik, don't forget to like, comment, and subscribe. Follow nyo na rin si Budget Bikes Cavite. So, ayun, maraming salamat. Ciao!